Nagpapasalamat po kami sa taong bayan dahil sa pinakabagong survey ng Pulse Asia. Binigyan po ng 91% trust rating si Pangulong Rodrigo Roa Duterte at 91% din po sa performance rating ang ating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Pagdating po sa trust rating, pangalawa po si Senate President Vicente Soto, 79%. Tapos po, pumangatlo po si House Speaker Alan Cayetano at 67%. Ang ating VP Lenny po ay nasa malayong pang-apat, 50%. Pagdating po sa performance, pumapangalawa po ang ating Senate President, 84%. Si Speaker Cayetano po, 70%. At ang ating VP Lenny, 57%. Nako, Madam VP, mukhang tama aking sinabi. Ayaw ata ng Pilipino na mumulitika sa panahon ng pandemya. Subukan po natin tigil ang politika. Baka po tumaas ng mas mataas sa 50% ang trust rating at mas mataas pa po sa 57% ang performance rating. So maraming salamat taong bayan, 91% ang binigay sa ating presidente sa trust at saka sa performance approval rating. Good afternoon, Secretary Roque. Ang unang tanong po ay mula kay MJ Blanca Flor ng Daily Tribune. Ito po yung tanong niya, yung kanina rin nabanggit niyo na, may we get a palace reaction on the September survey of Pulse Asia showing that 9 in every 10 respondents or 91% of respondents trust President Duterte. According to the survey, trust is the predominant sentiment toward the president. Well, sabi na, gaya ng sinabi ko po, maraming salamat po sa taong bayan Pilipino na ang trust at ang performance sa rating po ng ating presidente ay napakataas at 91%. Ang pangako po talaga ng presidente, gagawin niyang lahat para makabangon po tayo sa pandemyang ito at isasantabi po talaga niya ang politika. Lahat po ng Pilipino, supporter niya, kalaban niya, iaahon po niya hanggat maaari sa kahirapan na dinulot ng pandemya. Ang panawagan po ulit ng presidente sa lahat ng politiko, isang tabi muna natin yan. 2022 pa po yan. Tulungan natin ating mga kababayan. Yes, Secretary Roque, good afternoon po. Follow-up lang dun sa Pulse Asia survey result. Where do we attribute this 91% trust and performance rating of President Duterte? Well, yun nga eh. Tingin ko gusto ng taong bayan na hindi namumulitika sa panahon ng pandemya. Nakikita naman nila na ginagawa ng presidente ang lahat ng pwede gawin para mas kakaunting mga Pilipino na magkakasakit ng COVID-19. Ginagawa niyang lahat para iahon sa kahirapan ang ating mga kababayan. Sa kauna-unahang pagkakataon sa ating kasaysayan, mahigit 200 billion ang pinamigay natin bilang ayuda sa mga nawalan ng trabaho habang tayo nagla-lockout. At siyempre, patuloy pa rin po pagbibigay natin ng tulong sa ating mga kababayan sa pamamagitan ng iba-ibang programa na pagmimigay ng ayuda at ng tulong galing po sa DSWD, sa DOLE, at pati po sa Department of Finance. At tingin ko, naniniwala ang taong bayan natin na talagang pag nagsalita ang presidente na hindi ngayon panahon ng politika, panahon para magkaisa, panahon para magbayanihan, at pinapakita naman po niya na totoo siya dito sa mga pangakong ito. All right, on a different topic, Secretary Roque, si VP Lenny Robredo over the weekend again urged DepEd to consider face-to-face classes where there are no community transmissions. So she said her office received different concerns from teachers about online classes, yung iba po namamahalan sa gastos, yung iba po nabibigatan po sa workload. Is this something that is still being considered by IETF or President Duterte? Given nga po, today is the opening of classes and there are reports na marami pong nahirapan sa blended learning. Well, alam niyo po, kung nagbabasa lang si VP Lenny ng balita, talagang kasama po yan sa plano na pwedeng magkaroon ng face-to-face sometime in January doon sa mga areas na madideklarang new normal. At papunta na po tayo doon sa
punto na magkakaroon na ng deklarasyon ng mga new normal sa mga lugar na walang bagong kaso ng COVID-19 sa loob ng isang buwan. So, matagal na po yang nakaplano at yan po ang sinasabi ko, sana reviewin lang ni Vice President kung ano na yung mga naiplano na ng gobyerno nang sa ganun, hindi na kailangan ulitin. Kasi nga yan po sinasabi ko, no? Wala pa po kaming naririnig na bagong suggestion galing kay VP Robredo. Siguro po, may kinalaman dito sa kanyang 50% trust approval and performance level. Secretary, kaya lang ito follow-up ulit dun sa tanong about sa Pulse Asia from Julie Aurelio, yung daw reaction ng PALA sa Pulse Asia survey. And ang tanong niya dito, in contrast daw po, kasi 91% daw po ang Filipinos approve of President Duterte's performance. In contrast, ito in the middle of pandemic. In contrast daw po, kay Vice President Lenny Robredo had a 57% approval rating. Gaya ng sinabi ko po, siguro patunay lang itong performance level at approval at trust level ni Presidente dun sa katotohanan ng ayaw ng mga Pilipinong na mumulitika sa panahon po ng aberya gaya ng pandemya. Tigil na po ang politika muna. Thank you, Secretary. Sir, doon po sa issue ng deep card, a lot of people express their sentiments on the negative na parang pakiramdam po nila mas pinahihirapan ng tao sa panahon ng pandemya. They're wondering kung may kumita raw po ba dito. Is the palace or the government keen on ordering an investigation or at least a review of the contract with the supplier of these cards? Ang pagkakaalam ko po, ang naging damdamin ni Presidente ay tutol din siya dyan sa binabayaran na beep card. At marahil po, isa to sa dahilan kung bakit sinuspindi muna yung paniningil para sa beep card. So, sa nahabag po talaga ang Presidente doon sa isang balita na maraming mga naghihirap nating mga kababayan ang nagulat at dahil ang pera nila ay sapat lamang sa pamasahe at sa pagkain para sa araw na yon, no? So, nakinig naman po ang ating administrasyon at samantalang pinatigil po muna yung koleksyon ng charges paggamit ng beep card. Hi sir, magandang hapon po. Sir, follow-up lang po tungkol doon sa beep card. There are also proposals that maybe government can pay for the beep card, especially for those who are indigent and the poor working that the government is considering right now. Well, pinag-aaralan naman po yan ng DOTR na, no? At tingin ko yung pagsususpinde ng bayad para sa beep card ay kabahagi ng magiging pinal na aksyon ng ating DOTR. So ngayon naman po, suspendido na yung pangongolekta ng bayad sa beep card. Tingin ko sapat na muna yan para ma-address yung immediate issue na karagdagang pahirap yan sa ating mga naghihirap ng mga kababayan sa gitna ng pandemya. At tingin ko naman, nakikita naman sa pulisya na pinatutupad ng gobyerno, nakikinig ang gobyerno sa taong bayan at hindi po natin madideny, may puso naman po itong administrasyon na ito. So going to Boracay, narinig natin na they're more comfortable and then I think for the tourists, no, most cost-effective yung more cost-effective yung antigen. Your response as an IATF spokesperson, are you guys willing to pilot yung antigen sa Boracay? And also there was a proposal I think sa Baguio, no? Actually po, sa huling pagpupulong ng IATF, I also suggested na ipilot na rin sa Boracay ang antigen. Pero ang naging decision po, tapusin na muna yung pilot sa Baguio at kung maging tagumpay yan, i-apply naman po yan sa ibang mga tourist destinations gaya ng Boracay. Ah, okay. Sir, last na lang. Sir, some are saying na parang medyo confusing yung message that the government is saying na parang meron tayo on the one hand na stay home, na campaign for people, and then here you are in Boracay. Na parang paano nyo i-reconcile yun? And second, sir, matanong ko lang. Sir, alam ba to ni Secretary Berna Puyat na you're there and you're kind of doing her job? In isolation po si Secretary Berna. Kung hindi po siya nag-isolation, ang plano po niya ay talagang nandito siya ng October 1.
So nung hindi nga po nakarating si Secretary Berna dahil she's in isolation, may nabuti naman po namin na kabahagi ng mensahe ng Presidente na buksan ang ekonomiya, lalong-lalo na ang turismo, na magpunta rito at ingganyuhin nga ang ating mga kababayan na bumisita muli dito sa Boracay. Mm-mm. So yung ano lang, yung confusing na messaging na parang stay home and then we have travel. Ah, hindi na po. Ang talagang messaging po natin ngayon doon sa advertisement na pinroduce po ng Office of the Press Secretary at suportado po ng IATF, ng DOH at ng Department of Finance. Ingat buhay para sa hanap buhay. Yan na po ating mensahe at yan din po yung thrust ng Second National Action Plan ng National Task Force on COVID-19. Sir, thank you for your time and keep safe, sir.